guys, I am here at my garden this morning. I'm just visiting because I'm just finished harvesting of my tomato. Okay, so this is it. Very sweet. Have plenty more to harvest. I'm kind of hungry because it's about 2 p.m. here in my place. I didn't eat my breakfast yet, so I'm just eating here. So if everybody will plant, guys, you know, nobody will get hungry. Because you can eat your own plant, fresh, harvest from your garden, and it's organic. Have some okra also here. But you know what, guys? I would like to share to you while, you know, I learn many things while I'm gardening. I live in USA for, I think, almost 5 years already. Every season of summer I plant, but I learned many ways in my own experience. This year I planted too much tomato. Okay, so because they are like a vine, they grow up very huge, especially nowadays. My place that I use to my garden is, what do you call that? It's already fully sun because we removed, there's a trees here. Can you see that at the backyard? It's plenty of trees. That's the kiwi, and there's also some different kind of fruits, pomegranate, bloody orange, and there's also some walnut over there, and there's also some pistachios, and there's also some guava over there. So here in my background here, this is a mulberry. This is a white mulberry tree. So, and that one, can you see that one? That's the very huge lemongrass. So my husband asked me what I'm going to do that. He want me to, you know, to cut that. I said, no, it's a lemongrass. So I didn't expect that lemongrass will grow very high and very huge. So, and I also grow lemongrass in a container, in a black container. So they are growing very huge. I will show you guys. This is it. I grow this one. This is a lemongrass. I planted this three months ago. So there are many now. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then I plant also in the ground. So this cabbage is, when I cut the cabbage, you know, I experiment only. So this is the first time I sow the cabbage like this. So I don't know if I'm going to harvest this now. And plus I have also some, what do you call this, I have also some mango here. So what I'm going to do is I will taking care of this. I know this kind of fruit is a tropical fruit, but here in United States during summer it's too hot talaga. So I need to taking care of this kind of fruit. So these are the fruit that I'm, did you hear that, you know, wang wang, that's the police, you know, because here in our community there are many people are doing some not good things, you know. That's your problem. But guys, this is my apple. This apple is came from the seeds. So as you can see, these guys, they are growing fast. But what I did, I cut in the middle, I mean in the tips. So they have already a branch. Okay, can you see this branch? Oh, nakikita nyo yung kinat ko? Yan. So nakakatuwa siya, guys. Yung mga, plus I have some saluyot here. I can harvest the leaves, and also I will going to harvest the seeds of the
Seeds of the Saluyot. If you are my subscriber, if you like to plant, I can give you some saluyot or some okra. I have plenty of bank seeds in my place, so I save the seeds. So what I'm going to do is, for the next season, I have already to plant, like the okra, the eggplant. Those kind are the Asian vegetable. So nakakatuwa, guys. So I would like to show you also, I planted also this is the turmeric. So in the other side of my garden, I have plenty of turmeric. I grow also. So nakakatuwa tong mga ano ko, yung mga, look at this one. It's ready for harvest, guys. So guys, what I'm trying to share to you here is everybody will plant. I know not everybody have a passion to plant. Not everybody can, you know, yung mga iba, hindi sila ano sa pagtatanim, kasi may mga ganun nga eh. Pag nagtanim sila, hindi talaga nabubuhay. Like, for example, I would like to share my adopted mother. She loved to plant. She liked flowers. She liked orchids. Any kind of flower plants. But she is not the one who plant. I am the one. And she is the one who taking care. Okay? If there is a plants that she brought plant from the house, because she visited from different friends that she has. If she saw the plant that she liked, she asked that, you know, in the Philippines, if you like something, you can ask. But, you know, sometimes she said, okay, Dai, can you plant this for me? So, I planted that for here, and then after I planted, she is the one who taking care. Kasi, pag siyang nagtatanim, hindi talaga nabubuhay ang tanim sa kanya. So, anyway, ako talaga, yun talaga ang isang hilig ko magtanim, because I grew up in the farm when I was a child. At the age of 6 years old, I already go to the farm, you know. So I appreciate that. And I grew up also, the background of my influence, they love planting. And my grandmother, the mother of my father, they have a lot of fruit-bearing trees. Name the fruits, they have it. Okay, so parang nasa akin na rin yan, nasa blood na rin yan sa akin yung planting. So, natutunan ko rin yan. I learned that from my great-grandmother. She wake up early in the morning to plant. She has 9 children. Every day, she planted coconut tree, and a banana. And each of her children, she planted one each of them. So, sabi niya, every day, we have every day 30 days. In 1 year, you have 365 days. So, at each of his children, her children, there's a banana. One banana every day, and one banana, and one coconut tree every day. So, I learned that from my grandmother. So, that concept, I like that. Kasi nga, kung magtatanim tayo, hindi talaga tayo magugutom. One thing that I learned from Tia Felisa, I never forget that, because when I was with her, I'm working there as a, you know, as a housemaid. That's what I growing up, and then that kind of work I finished myself to, you know, as a high school to college, I lived to them. So they are a doctor, they are professional, but they love to plant. They have plenty of lots, many possession lots. Mahilig sila bumili ng mga lupain na para taniman. So na-inherit ko din yan doon kay Tia Felisa, yung tinirahan ko, na doon ako nagtrabaho as a katulong noon. Nakatapos ako ng aking high school, nakatapos ako ng aking college, dahil lang sa aking pagkakatulong. So, yung time na yon, hindi ako nahihiya nun, kasi ang aking mindset,
kung magkakatulong ako ng 8 years, matatapos ko yung aking high school and college, at least hindi siya for life, hindi ako for life nakatulong, okay? So sa mga nagpapakatulong dyan, hindi nakakahiya yung trabaho na yun. Kasi matino ang trabaho na yun at talagang kung may pangarap ka sa buhay mo, maraming ways. So bakit ko to i-share? Kasi gusto ko rin maka-inspired sa mga tao na wala silang parents, na kagaya ko, I don't have parents na nag-aral ako. Wala talaga sa aking nag-guide. I do my own. But thanks be to God that the Lord is always with me. So yung mga tao na pinadala sa akin ni Lord, yun, marami akong natutunan doon. I learned many things. I learned so many ways in the early age of my life. So yun palagi ang natututunan ko kay Tia Pili sa lagi niyang sinasabi sa akin. Learn whatever I teach you. Kasi one day, maaalala mo to yung mga tinuturo ko sa'yo. Kasi one day, I'm not with you. Okay, yun nga, tama nga talaga. Kasi I don't have mother, I don't have father na nangaral sa akin. Kumbaga, empty yan sa akin, empty in my heart. But the Lord really has a plan for me. He has a great plan for me. So nagpadala siya ng mga tao sa akin na mga ngaral sa akin, na may mga matututunan ako sa kanila. Kasi guys, it's very important. Life is not... For me, success is not about the material things. It's that the money is not a possession. When you aim something, kumbaga nangarap ka ng isang bagay na nakamit mo yan dahil sa iyong pagpupursige, sa iyong hard work, determination, yung mga bagay na yun, yun ay isang success. Sa akin ay ang success na yun, nakatapos ako sa aking pag-aaral dahil sa aking pagkakatulong. Ay grabe, very difficult, very yung pinagdaanan ko na road, yung pinagdaanan ko na daan ay hindi ganun kadali. Napakahirap. Nandoon yung hindi ako natutulog, pagod na pagod, papasok sa school, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko gawin ito sa mura kong edad. Kasi ako talaga naniniwala ako, guys. Poverty is not a hindrance to success. Kaya, what I'm talking to you from the beginning of my video, I'm showing the garden. So, it's just like that in our life. If we are keep on planting the good things, we will harvest that. Like, if we plant something, whatever we plant, we harvest that. Okay, pag nagtanim tayo ng tomato, aani tayo ng tomato. Pag inalagaan natin ang ating tanim, mamumunga sila ng maganda, mamumunga sila ng sagana. Parang ganyan din ng sa ating life. Pag nagtanim tayo ng mabuti, aani tayo ng mabuti. Pag ginawa natin ang tama, babalik sa atin ang tama. Yun ang aking principle sa aking buhay. Poverty is not a hindrance to success. Kasi it doesn't matter. Nandito na ako sa United States. Marami akong nakikita na sasalamuha ng iba't ibang mga tao. Kahit pa man nang nandun ako sa Philippines, I'm working already in a real estate in a big company. I started as a sales only, as a sales agent. And then, nag-grow up ako, naging sales manager ako, naging branch manager ako, at naging sales director ako, at naging lately na-promote ako as a vice president for the division of sales. Marami akong natutunan doon, guys. Ang gusto kong i-impart dito, pag talagang mayroon kang very enthusiastic ka, very fully drive ka, fully driven ka sa inyong life, poverty is doesn't matter kung saan ka nanggaling. Ang importante kasi sa buhay, kung saan ang tatahaking natin. Kasi ngayon, as I profess, I am a believer, I am a child of God. So, talagang binago ako ni Lord. Ang daming-daming natutunan ako sa aking paglalakbay sa aking buhay. Kasi our life is a journey. We have a long journey. It's just like here as a content creator in YouTube. Long journey po ang atin tinatahak dito. Kaya... I'm trying to inspire people. I'm trying to share my story. It's not only, you know, kumbaga pahapyaw pa lang to. So, success for me is, you know, pag may
pag may pinagpaguran ka na na-aim mo siya, may target ka, yung goal mo, yun, success na yun. Yung mga money, yung mga materials, ano na lang siya eh. Kung baga, bonus na lang yan sa atin, guys. Kaya, ang saya-saya, guys, kung meron tayong minimithi, tapos nakamit natin siya sa atin mga pagpupursige. Yun ang aking, ang aking principle. Ako, hindi ako basta-bastang nagbibigay ng pera sa aking mga kamag-anak. Kasi for me, it's a learned lesson. I am a giver person. But hindi ako basta-bastang magbibigay na lang ng yung tao na pagbibigyan ko, ang ibibigay kong pera ay iwawaldas. Kasi yung perang ibibigay ko ay pinagpaguran ko yan. Gusto ko ay maging grateful siya at maging thankful siya kay God at gamitin niya sa tamang paraan. So guys, what I'm trying to say is, dito nga sa Amerika, yung education talaga, let's talk about education. Education talaga, guys, is a big impact to our life. You know what? Kasi naisip ko sa sarili ko, guys, kung hindi ako nag-aral, eh hindi ako makakarating dito. O maraming ang nakakarating dito, pero hindi sila nag-aral. Pero para lang yun sa akin, syempre, kung hindi ako nag-aral, hindi ko masasalamuha yung mga tao na gusto kong ikasalamuha. Kasi when I was a child, I'm always dreaming. Ako talaga ay a dreamer, I'm a doer, I'm fully determined person. At ang aking characteristic na hindi ako basta-basta nagigive up, yun ang aking the most characteristic. Kasi pag tinarget ko yung isang bagay, talagang pinagpaplanuhan yan, take action, at saka pinag-pray ko yan. So guys, ini-encourage ko lang dito. Kung may mga manunood dito na mga, if somebody watching this video that you want to encourage, you want to inspire, guys, our success is lies in our hands, okay? Nasa atin mga kamay, of course, nasa Diyos. Siya, magpaplano tayo, but ibibigay natin ang plano kay Jesus, kay Lord. Kasi igaguide niya tayo ng atin pathway, okay? Hindi lang kung baga nagplano tayo ay hanggang plano lang yun. Okay, kasi kung nagplano lang tayo na gusto natin ng isang bagay, kung hanggang dun lang yun, hindi siya matutupad at hindi siya mangyayari. But another way to take action, okay? In taking action na para matupad ang atin mga minimithi na magkaroon tayo ng magandang buhay, tinatrabaho yan, guys, okay? So, ang i-advise ko pa rin, kung ikaw ay isang student, high school, mag-aral ka muna, okay? Mag-aral ka muna kasi kung inuna mo yung love life tapos high school ka pa lang, may mga consequence yan. Syempre, nandyan na yung temptation, nandyan lahat ang temptation. So, pag mangyari ang mga hindi dapat mangyari, high school ka pa lang, hindi mo pa natatapos ang iyong pangarap sa iyong buhay, stay away from that things, stay away from that matters. Okay, advice ko lang, okay lang magkaroon ka ng friends ng mga barkada, but piliin mo yung barkada na tutulong din sa'yo at ang kaibigan na hindi makapagbibigay sa'yo ng bad influence. Piliin mo yung barkada na may takot sa Diyos, na hindi umiinom at walang bisyo. Kasi kung hahatakin mo yung pathway na yun na may, yung barkada na yun na tawag noon na may bisyo, kahit wala kang vices sa buhay mo, talagang mahahatak ka. Kasi ang negative ay mabilis maghatak, okay? Yung mga gawain na hindi maganda ay mabilis kayang mahatak kaysa sa mga gawain na positive, okay? Kailangan stay away ka na lang dun. Ikaw ang umiwas kung gusto mong makamit ang mga pangarap mo sa buhay mo. At tatandaan mo, ang edukasyon ay hindi kung saan ka nag-aral sa mga exclusive school, kung saan ang pinakamahal. Ang importante ang edukasyon, kahit saan ka nag-aral, nasa tao yan. Kung gusto niyang matuto, kung gusto mong magbago ang buhay mo. Ako nga eh, when I was elementary, ang aking school lang ay simpleng school lang namin. Grade 1 at saka grade 2, marami pa kami. Pero marami akong natutunan doon, guys. Kasi nowadays,
kahit mag-aral ka pa sa exclusive school, kung talagang wala kang desire sa inyong buhay na mabago talaga, you are only wasting the money of your parents and the wasting of your time, okay? Hindi yan nakukuha sa mga exclusive school, okay? Nakukuha yan sa inyong pagpupursigi at sa inyong sarili. Okay, guys? So, when I graduated in high school, in college, I graduated in the university. I am proud my alma mater, the Leyte Normal University. I am the product of that, okay? Product ako ng Leyte Normal University. Kaya proud ako doon. Kahit nalilate ako kasi hindi ako, ayoko nang nalilate, ayoko na nang nag-absent. Sa naaalala ko ng elementary ako ay talagang perfect yung attendance ko. So, ang aking high school, perfect ang attendance ko. From first year high school to fourth year high school until nag-graduate ako. Yung college ako, I think one time lang akong nag-absent because it's very much important. So, nasa sayo yan talaga, guys. So, I graduated as a teacher in Leyte Normal University. I took Bachelor of Secondary Education, major in Home Economics. Okay, now it's called now TLE, Technology Livelihood Education, or Technology Livelihood Economics. So that's one of the reason bakit mahilig ako magtanim, mahilig ako magluto, kasi yun ang aking background. At saka yung agriculture, nasa blood din namin yan. Kasi one of my grandfather, he is the only one in the barangay and in the town that he graduated first. Kasi yung noon, ang equivalent kasi ng the equivalent of high school, parang college ka na noon. So anyway, guys, yun ang aking ma-share sa videong ito, na inahalin tulad ko lang po ang pagtatanim sa ating buhay. Kung sa ating buhay, bata pa tayo, nagtanim na tayo ng mga magagandang kabutihan, guys, ay talaga, guys, ay aani na tayo. Ako nga, sa edad kong ito ngayon, ang desire ko, sinishare ko sa aking husband. Kasi hindi ko lang alam. Iba kasi ang aming growing up. Iba ang aming background. Iba ang aming culture. At iba ang aming kinalakihan. Ako ay, my upbringing is different. My husband upbringing is different. And of course, our age, in terms of age, our gap is very high. So, kumbaga, ako yung mga bagay na mga pagtatanim ay talagang na-appreciate ko yan sa buhay ko. Kasi kahit marami kang pera, para sa akin, kahit marami kang pera, mas masarap pa rin kumain ng tanim, din ba, guys? So anyway, guys, so itong video na to, guys, ay shinare ko lang, itong content na to ay na-inspired lang ako. Okay, guys. So, salamat sa mga nanood nito, sa lahat ng manunood pa at kumalat sa buong mundo. Ako ay nagpapasalamat sa inyong suporta. So, anyway, ay talagang inspired lang ako. Today is September 3rd in my place. Talagang na-amaze ako kay Lord. Talagang super, napaka-amazing pag nagbigay si Lord ng blessing. Okay? So, before anything else, before I end my video, I would like to pray for you. Dear Heavenly Father, I thank you, Father God, for those who are watching this video around the world. And Lord, Father God, touch their life, Father God. I pray for, especially for the young children, for the young ones that they are studying. Lord, Father God, give him a drive and motivation to study well, to study hard, not to waste their time, not to waste their money, and to plant good things. Father God, I thank you. This is my prayer. In Jesus' name, amen. So guys, thank you so much. At sa aking mga subscriber dito, please give me likes if you like this video. If it's not, okay lang. But anyway, nagpapasalamat ako sa inyo sa mga sumusuporta dito sa channel kong ito. Actually, hindi ko to channel. Inuutusan lang akong gumawa ng mga content na para itayo itong channel na ito. Okay? Part lang ako dito. Okay?
So, nagpapasalamat din ako sa Women's International Prayer Movement, sa ministry ko na prayer, at sa aming family ministry, sa children's ministry. At iyon, pinagpapasalamat ko guys. Kung mayroon kayong mga prayer requests, pwede kayong mag-comment down below at message nyo kami. At lahat na message dito nasa tanggap namin at lahat na iyong mga comment, nababasa namin yan. Lahat ng mga subscriber dito, ang benefit ninyo sa amin sa pag-subscribe dito sa channel na ito ay kasama kayo sa aming mga prayer. Okay? So, this is for now. And thank you for watching. Have a blessed day. And until next time sa mga video kong i-upload. Maraming salamat. God bless everyone. At nagpapasalamat pala ako sa Road to Success at saka sa Team Loyal. Thank you so much sa admin ng Team Loyal na si Geraldine na napakabait niya. At saka sa Road to Success, thank you so much guys sa iyong mga support sa atin. At kay sa Team Loyal na mga tao dyan na sumusuporta. At pinagpapasalamat ko rin, thankful ako sa lady na ito na ang pangalan niya ng kanyang channel ay si Real Memory in USA. Napaka hardworking siya at napakasipag. May desire siya sa kanyang puso. So, thank you so much ate at napaka bait mo at magandang leader ka rin. Thank you. Bye for now. Sa mga taong nabanggit ko, thank you so much. God bless.